Ang hirap po talaga mag-umpisa ng tire shop na walang puhunan. Diyan ko ilalagay yung mga mag wheels. Lalagyan ko siya ng nilagyan ko siya ng plywood para hindi siya madumihan. Ayan, diyan ko lalagay. Hindi madali yung aking ginagawa. Sakripisyo talaga para lang magkaroon ng sariling tire shop dito sa Canada. Pagod din. Thank you, Lord. Marami na yung aking mag wheels. Pagod din. Hindi rin madali maglipat ng mag wheels. Pabigat din. Sakripisyo lang talaga para magkaroon ako ng sarili kong tire shop dito sa Canada. Tiyaga-tiyaga lang. Thank you, Lord, at madami na yung aking mag wheels. Ito, size 20 inches po tong mga to. Ang bigat. Pero kahit gaano kabigat, para tayong sundalo na lumalaban sa digmaan. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko matutupad yung aking pangarap na magkaroon ng sariling tire shop. Kahit hirap na po ako sa... Kahit pagod na po ako. Galing trabaho. Ginagawa ko pa rin ito pagka uwi ko ng bahay. Ito po kasi yung una kong trabaho na hindi ko pwedeng iwanan. Sinubukan ko nang iniwanan 'to dati na trabaho, pero sabi ng Chinese na nakausap ko, kung ano daw yung una mong naging trabaho nung una kang nagkatrabaho, kahit anong papasukin mo na iba't ibang trabaho, babalikan mo daw yung una mong naging trabaho. Kaya eto po ako ngayon. Kahit ang dami kong pinasukan na trabaho, etong pagtatireman ay binabalik-balikan ko po siya. Eto na po siguro yung aking buhay. Eto na yung mga magwheels na aking mga pinipintahan at mga nerere-condition. Ito na yung parang bulaklak sa aking mga mata. Kaya hindi ko siya po pwede pong iiwanan. I love this work and I love this job. Sabi nga nila. Ito yung una kong naging trabaho nung 15 years old ako. Pagka-graduate ko ng high school, dinala ako ng tatay ko sa Manila. Ito na po yung unang naging trabaho ko. Ano lang po siya, hindi naman agad ako naging tireman.
taga-jack lang, alalay lang ng mga inuutos-utusan lang ng mga senior sa akin. Hanggat sa natuto ako, pinangarap kong magkaroon ng sariling shop.